O si Andrino, pa-subscribe po. Ayan, maraming salamat. Suportahan po natin ang kanyang YouTube channel. Katukatuwang po yan ni Kuya Balsantos Matubang sa kanyang proud. Maraming salamat po sa inyo. God bless po. Ayan, thank you, Kuya July. Ayan po mga kalingap. Good morning, good morning, good morning, good morning sa ating lahat. Ayan, mayroon tayong babalikan dito mga kalingap. At yung stroke po ng mga kalingap na ating pinuntahan noon. Matagal-tagal na rin ito mga kalingap na na-stroke itong si nanay. Kaya ngayon sa ating pagpunta, kasama natin si Kalingap Fernan TV. Yung physical therapy. Asan na ba yun? Andun na pala sa kabila na ganun siya. Nag-intro. Kung kaya mga kalingap, alamin natin yung sitwasyon ni nanay. Tara. Kung ano yung pagbabago sa kanyang sitwasyon ngayon. Dito na po tara. Tayo mga kalingap. Tara po. Ayan po mga kalingap, kasama natin si Kalingap Fur TV. Po mga kalingap, punta natin si nanay. Hello nay. Nay. Hey, ano? Nakilala mo ako nay? Anong pangalan ko? Kung nilala mo pa kuno siya? Oo, hindi na na matandaan. Hindi po na ngayon. Matagal na rin kasi ako... So nakatabang si mo sa ningkuhan, vlogger? Nakalimutan mo nanay. Matagal na kasi nung ako'y unang pumunta dito. Una at pangalawa, pangatlo. Nung may dala akong ano, nung may dala akong ng hilot sa iyo. Kumusta naman yung ano, yung sarili mo nay nung ikaw ay nahilot nung una? Ayos naman gayod nga na. Pero mo, answering sa answering, masaya sa pirmi. No, talaga, hindi siya makakatayo, ano, kuya? Kuha na siya, paralisado na. Oo. Pero kung ito, yung ating gagawin ngayon, mayroon tayong kasama. Mm-hmm. At sa isang hipo niya lang, alam niya kagad kung ano yung naramdaman mo. Kung kaya yung ano nay, kung ano yung naramdaman mo sa ngayon, kung ano yung, huwag ka lang magsabi kung ano yung ano ha, para malaman natin. At siya na mismo ang magsabi kung ano yung sakit mo ngayon. Ipangan po tabi ta sa huling par. Yung? Ipangan po ka sa kay. Iay, angat. Ipatawag ko. Ay, patawag? Patawag po yung anak niya. Ay, yung anak niya. O, sige, oh. Sige po. O, kung nandyan. Saglit lang ha. Okay, sige po. Ha? Kumusta naman ay? Kumusta naman? Ano? Nakilala mo pa ba ako? Hindi na. Bakit? Ha? Bakit nga? Anong pangalan ko? Nakalimutan ko kasi. Nakalimutan mo? Kasi matagal na akong hindi bumalik dito. Oo. Ngayon lang ulit. Matagal na nga, sabi ko. Matagal na. Kala ko nga, umalis ka na. Pero ito nay, meron akong dala na ano, pagahilot. Kumbaga yung physical therapist, yung ating dala. Kung noon, yung ano lang, yung nakuha lang natin sa tabi-tabi na maghihilot. Pero ito ay mayroon itong titulo bilang pag-therapist. Yo, meron pa itong lisensya yung tao na ito. Kaya mamaya po, malalaman po natin kung ano yung sakit mo. Kailangan makaano ka na dyan, makatayo ka na. Kailangan... Wala akong kasama dito. Kung ano yung sasabihin ng ano, ng yung therapist sa iyo, kung ano yung instruction na ibibigay sa iyo, kailangan sundin mo yun. Ha? Kung ano yung sasabihin mamaya. Okay po. Sige po. Pagpangal ko si Ma. Si Ma, pinangal ko nandito. Pinangal mo ba? Mga doon nito. Matagal na rin to na nakahiga si nanay. Ano, ano nga palang pangalan mo, nay? Ha? Anong pangalan mo? Rosa. Bustamante. Rosa Bustamante. Pati rin ako, nakalimutan ko ng pangalan. Tagal ko na rin hindi nakabalik dito. Pero, andito naman kami ulit para bigyan ka ng pag-asa na makatayo. Ano?
kailangan kung ano yung sabihin na magtitirapi sa iyo, sundin mo yung sabihin para ano, para makatayo ko na dyan. No, hindi ka laging ano, makatayo ako sir. Mm-mm, basta magtiwala ka lang. Salihan mo lang ng dasal. No. Ilang taon ka na pala, Nay? Ilang taon ka na? 60. Nung isipin mo sir, nung 1950. January 16, 1950. Mm. 60 na, gano'n? Ilang taon na yun po, sir? Hindi ko alam yung mag-ina. Eh, yung ano, yung tawag doon. Hello po. Magandang hapon po. Ay, magandang umaga pala. Ako pala si Kaling Apose. Yung dating nag-vlog sa kanya. Ay. Mm-hmm. Ang aking YouTube channel ay ito, yung Kalinga Pose. Kasamahan ko sila Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab. Yun, si Ate Idna. Yun ang mga aking mga kasamahan. Diyan po kayo ribang mga... Ha? Diyan po kayo ribang mga... Ano? Diyan sa ating saugan? Hindi, kung saan po ito pa siya yun. Ano po ba? Adin daw sa gulod. Ha? Kaya ka na, tinawag ko eh, kasi wala akong kasama. Mm-hmm. Dito may dumating sila. Ha? Kuya Fernan? Dumating sila sir. Wala akong kasama dito. Itirapi? Wala akong nawa kaupap sila sir. Wala akong. Layo mo kasi ba yung nalit kabila eh? Ah, hindi kayo. Akala ko dito. Oh. Baga po. Pagpain namin sa unahasan. Malapit sa baga? Baga po. Yan si ano, si Kalinga Fur TV yung pangalan sa YouTube. Ito po si Nanay. Si Nanay Rosa. Yan. Ito po ang tutulungan natin. Hindi po yung meron. Huwag kating matagal na yung ano. Basta magtiwala lang. Ganun lang naman. Ingat po tayo sa may kapal kasi siya lang po talaga ang tutulungan mga gamot. Pasangkapan lang po tayo. Binibigay sa atin na karunungan galing ito sa Panginoon Diyos. Walang posible na matulungan natin siya hanggang sa makarecover po siya. Ilang taon na po si Nanay? Taon na niya. 60 daw sabi niya eh. Sige na babay. Sige, pero lang edad mo. Ay, sa kayo, hindi kayo nang edad ka na ugan. Ilang taon ka na daw? 60. Oh, 60. Kasi yung tagal mo ng senior eh. Nung ano, na ano ako, January 16, 1950. Stroke po ito, stroke po. Oh, matagal na itong ano, bedridden. Ilang taon na pala na nakahiga si Nanay? Dati kasi doon yung sa bahay, kinuha ako nung ano, kasi dinadalad lang ako sa bahay, sa tabing dagat. Opo. Oo. Nakakabit-kabit na ba kayo nandito? Tapos gusto niya umuwi dito kasi may umuwi na ako doon sa bahay namin. Kasi nakulit siya dito, di ko bala ka dito. Umis na dito, ako mamaga, may ilang man ako. Nagagaling-galing ko lang lang. Kaya hindi ko siya maray na, para pabit-tour mo na siya, ano, kay baby. Oo. Eh, explain muna Kuya Fernan yung dapat na gawin. Ito, umpisa na po natin ang... Ito pa naman yan na papalikuan ko sa atin. Ang totoo po nito, yung totoong sakit po nito. Yung mga ganitong sakit po, ang dahilan po nito, tumaas yung asid sa katawan niya. Hindi yung effective o napinsala po sa katawan niya. Kaya nanigas po yung parte ng katawan niya dahil po sa pagtaas ng acid o sa mga kinakain niya po na nilixir kasi yan sa karne. Yung mga chemical. Maging manok, kasi bago. Yung panahon po natin ngayon is tagang makimikal ang pagkain. Yan ang inumpisan niya. Kaya hindi tayo makaiwas talaga sa mga pagkain dahil yun na po talaga ang pagkain natin ngayon. Kaya ngayon ang sakit po talaga hindi rin natin maiwasan. Ang pinakamadikit na sakit is hindi tayo makalakad dahil sa pagtikas ng ating binti.
o hindi natin maigalaw ang ating braso dahil tumigas siya. Katulad po nito, hindi na makatayo, yun po talaga ang kawawa dahil hindi na makatayo. Ayun, ang gagawin po natin sa kanya, yung gagalawin po natin sa katawan niya is ang tawag doon, central nervous system. Ang nervous system po, yun po ang tumigas. Hindi po sa ugat, kundi nervous system. Ang tawag sa kanya litid sa Tagalog. Sa English, nervous system. Ang nervous system po, siya po yung kapag tumigas po siya, hindi, halimbawa, tumigas ang nervous system dito sa ating ano braso. Hindi po talaga natin maigagalaw yan. Kasi nga po, tumigas siya. Ngayon, pag ginalaw po yan, pag pinalambot na, lumalambot kasi po yan pag ginalaw. Kung alam natin tapahin o galawin, lalambot siya at makakaramdam yan siya ng, kung ang pakiramdam niya manhit, walang pakiramdam talaga, maramdaman niya yung kirot. Maramdaman niya na ngayon ang kirot kasi nga, ang gagalawin natin, yun mismo tumigas. Kasi kapag yung mismo tumigas, na ang pangalan niya ay nervous system, pag hindi yung nagalaw, hindi po talaga baga yung ano niya, wala sa tagang pakiramdam. Pero pag ang ginalaw mo yung tumigas na nervous system, direktang galawin mo yon, maramdaman mo po yung sakit. Ngayon po, ang umpisa na galawin natin dito po, sa central nervous system. Sinasabing central nervous system, nasa ilalim po ng spinal cord. Alam niyo po yung spinal cord? Nasa ilalim po yan. Ngayon, ang gagalawin natin ay paraspinal, nakakunit din po siya sa central nervous system. Dito po yun ang paraspinal, ito po, matigas po. Tingnan nyo po, kapag ginalaw ko, umaaray siya. Yan po, oo, oo, ramdam niya. Kasi ito po ang dahilan kung bakit hindi niya ngayon siya makagalaw o hindi niya nakaya itayo ang katawan niya dahil po tumigas talaga. Kasi pagkapag tumigas ang nervous system, hindi niya talaga kayang igalaw yan kasi matigas nga po wala nang lakas niya na itayo yung sarili niya dahil matigas na siya. Ngayon pag ginalaw natin yan, maramdaman niya yung sakit, ramdam yung sakit, at kailangan talagang galawin po talaga yan para magkakaroon siya ng ginhawa kahit paano. Yung matindi niyang naramdaman, yung bigat na naramdaman niya sa kakirot, kahit paano kapag nagalaw ito, mabawas-bawasan po. Magkakaroon siya ng ginhawa, mabawas-bawasan yung kirot o yung bigat na naramdaman niya sa katawan. Kapag ginagalaw po, magkakaroon siya ng ginhawa. Dapat po araw-araw pa paliguan niya. Paliguan po. Minsan kasi ayaw niya Pilitin mo maligo. Ito lang po yung problema niya, tumigas lang ang litid. Kapag ang gagawin natin dito, palambutin hanggang sa magkaroon siya ng ano, recovery. Ito po ang dahilan Wala nang ibang dahilan. Hindi naman siya ugat. Yun ang dahilan po. Kaya nagkaganito po siya, hindi po nagagalaw yung nervous system o litid. Hindi po nagagalaw yan. Kasi kung nagagalaw yan, hindi ito magaganito. Nagkakaroon ito ng function siya. Nagkakaroon ito ng movement. Ibig sabihin, nabubuhay yung katawan niya. Magagawa niyang pumilos ng sarili niya. Pero sa ganitong kalagayan, matigas yung nervous system, hindi niya talaga kaya. Kasi nga matigas, wala sa kayahan na kontrolin yung sarili niya na tayo dahil hindi niya kayang kontrolin kasi wala nang controller. Ibig sabihin, pagka tumigas ang nervous system, hindi mo na kayang utusan siya na ikilos yung parte ng katawan mo kasi matigas siya. Pero pag malambot yung central nervous system o yung nervous system sa katawan mo, kaya mo yung galawin. Kaya mo galawin. Ang problema talaga po, hindi siya nakakatayo. Yung polluted talaga, hindi siya makakatayo. Dahil yung mga binti niya, nanigas po talaga, saka yung braso niya nanigas. Sa yung isa lang, kakagalaw niya yung isa yung... Parang nanigas.
Kaya ako nandito sila, ano, sila uban. Ngayon po, yung sa pagkain naman po tayo, ang pagkain po nito, for, para makarecover po siya, yung katawan niya, mapasukan ng mineral, kahit paano po, magkakaroon ng function o movement, yung mga tumigas na nervous system, makakatulong din po na mapalambot niya. Kasi ang gagawin natin dito, puro palambot, palambot. Mula sa pagtigas, palambutin natin ang palambutin hanggang sa makarecover po siya. Yun lang po ang gagawin natin dito. Ngayon, sa araw-araw po, kailangan niya yung pagkain na magpapalambot ng mga tumigas sa kanyang katawan. Ang pagkain na nagpapalambot sa kanyang mga tumigas na nervous system sa kanyang katawan, mga pagkain na kamote, saging na saba, na green pambalat. Green pambalat, ilaga po yun. Tapos, ang ipainom nyo po sa kanya, maglaga po kayo ng luya. Sa umaga po yun. Pagdating po ng tanghali, magulay po kayo. Lagay nyo ng sabaw. Ang ilagay nyo po, bawang sibuyas sa kasindang. Bawang sibuyas sa kasindang. At hanggat kung hanggat maaari po, marami yung sabaw na higupin niya. Para kahit paano po, mapasukan siya ng mineral. Hindi kailangan ng bitsin or magic? Ang bitsin po, timpla. Ang bitsin po, saka yung ginasamik, matik sarap, tuyo, pati suka, kapita sa serious toxins, alak, isa rin po na nagpapatigas ng nervous system. Kaya ngayon, ang gagawin natin, paano natin mapapalambot? Mula sa pagtigas. Kasi ang dahilan kung bakit nagkaganito siya, hindi siya makatayo, dahil tumigas ang mga nervous system niya. Ngayon, ang gagawin natin, palalambutin natin yan. Hanggang sa makarecover na siya, makatayo siya ng maayos. Sa paanong paraan, una-una, araw-araw na kinakain niya sa pagkain. Kasi babalikan ko siya after 4 days. Ba, ngayon, pagkalipas ng 4 na araw, babalikan ko ulit siya para galawin ulit naman yung mga tumigas sa kanyang katawan na mga litid o nervous system. Yun ang pong gagawin ko. Hanggang sa makarecover ko siya. Ngayon yung pagkain niya, sa umaga kamote o saging na saba, saka yung luya. Pagdating sa tanghali, pwede sa kumain ng kanin, gulay, maraming sabaw, at ang nilagay niyo, bawang sibuyas at sakasin. Pagdating ng gabi o hapon, ganun din po, kamote o saging pangalit saka sa labat. Yun na po, tuloy-tuloy po yun. Maglaga lang sila ng luya. Opo, maglaga sila ng luya para inumin. Yun ang pinakatubig niya. Oo, yun ang pinakatubig. Hindi na. Sanayan nyo na lang po na walang nilalagay kasi masasanay din yan siya. Basta sabihin nyo lang po sa kanya para mabawasan yung hirap mo at makatayo ka na. Inumin nyo to. Pilitin mo inumin yan. Natural lang po kasi may karamdaman. Pero... Tinimpla mong gata kayo niya. Gusto niya kape. Pero... Pilitin niyo po, sabihin niyo, ito yung gusto mo pang gumaling, gusto mo makatayo. Ito ang inumin mo para gumaling ka, makatayo ka. Ganun po yung gagawin niyo. Yun lang po ang pagkain niya, everyday. After 1 week, may pagbabago po yan. Makikita niyo pagbabago niya. Kasi babalik-balikan ko naman po siya para ituloy yung pagpapalambot ng mga natumigas sa buong katawan niya. Buong katawan niya, gagalawin natin, buong katawan. Kailangan po araw-araw paliguan niyo po para yung pakiramdam niya kasi yung init kung hindi nakapaligo to sobrang init yan. Sobrang init ha? Oo. Kapon, hindi na paliguan ko, ayaw kumakit daw ang ulo niya. Yun kasi kaya masakit ang ulo niya po dahil sa itong kanyang kalagayan niya. Sa kalagayan niya po yan eh. Oo. Sa katawa. Opo. Pero ilagay ko sa whisper sa hirap ang pagod na yan sa init-init ni Bilal-Bilal. Ayaw niya naman. Sobrang tigas. So kasi ang nervous system, pag tumigas yan, dumidikit sa dito. Hindi mo na makakapayan, nasabutan na siya nakatigit. Kaya hanapin mo talaga siya. Kasi gumagalaw siya eh. Kasi ang kaya nga tumigas, sobrang sakit po yan. Kahit yung nawala na malay, pag dito mo yung ginalaw, gising yan eh. Kasi sobrang sakit po yan. Kasi pag pinapayupo namin dyan sa wheelchair, nakaganyan pa rin siya. Kasi... Ang naradama niya, kirot eh. Sakit kirot, na. Kirot po yung nagdaman niya. Ayaw niya sa wheelchair. Hindi naman ang pinipili. Ah,
sabi, kukunin na ako nila. Tamahin mo ka, pasama mo ako kanila. Sino yung sinanay? Nanay ko. Kalapit niya ka. Nanay? Kung paano na. Kala niya kukunin na ako. Nakakita ko siya. May mga sumasakit parati ng ulo, nahihilo, hindi natin yan ano yun, nahihilo, tapos sumasakit ang baywang, likod, tuhod, may sakit sa tuhod. Ay, marumpak ka. Ano sakit yan po? Nararamdaman mo na yun? Anong nararamdaman mo? Sasaktan kayo, no? Kasi matigas. Sakit yan. Tisin nyo lang po, tisin nyo. Kasi tisin mo lang. Pinalambot natin to para mawala yung pain. Paano, buwas-buwasan yung pain na nandaman yun. Pag-isan, sir, pag nakakain siya ng marami, ano yung sumasakit yung tiyan niya? Ang kinakain niya kasi po, ano yun eh, nagpapadagdag siya, narandaman niya. Kaya pala, kasi nung yung sinabi ko po sa inyo, hindi niya nakakain yun eh. Dinalan ko siya ng ano, ako nagpakain sa kanya tanghali eh. Dinagyan ko ng yung manok baga na inadubad. Bawal sa kanyang karni. Kaya pala, nung gabi, sinakita na yung tiya. Oo, bawal sa kanyang karni talaga. Kasi, dahil sa karamdaman niya, mahirapan na yan. Yun, mali kasi gusto niya palagi. Gusto, ayaw sa niya, wala niya karni. Kailangan niyo po, kainin yung kamote ha. Kainin niyo po ang kamote para gumaling po kayo. O, paano ko? Yung bakal po ko. Dikit yung ano, yung nervous system sa katawan niya. Kasi matatag mo. Wala nang function. Ano kong parero? Wala na tagang pangsyon yung ano niya. Nakulgan daw siya. Kasaktan siya. Wala na pangsyon yung... Tiis mo lang na, tiis ka lang. At makarecover ka rin. Malaking ano na nito pag-asa makarecover. Kasi ang problema niya lang talaga, ha, nanigas. Kaya ang gagawin natin dito, palambutin natin ang palambutin. Tiisin mo lang. Sabi makagi ka na. Tiyan nyo lang, may ginawa kanya. Tiisin mo lang. Kunting tiis mo lang yan. Kung noon, taon ang binilang, eh, ngayon, baka sakaling ano, buwan ang abutin lang. Salamat sa lahat, lahat ng sakripisyo mo. Ang iyong pagtulong ay laging bukal sa puso mo. Laki sa hirap at palaging nagsusumikap okay. Para makatulong sa mga mahirap. Lagi niyong tatandaan, may isang taong maglalaan ng tulong sa mga mahirap. Di mapapagod kahit na mahirap.
Pag-ibig tayo ng pag-ibig. Pag-ibig tayo ng pag-ibig. Pag-ibig tayo ng pag-ibig. Ito yung lunas. Huh? Ito yung lunas. Masakit yan yung pag-ibig. Yung ano niya talaga, nasa ano? Dito sa ibaba. Yung sumasakit. Dito, umukin na yung hinga mo. Okay na. Ang ganda na yung hinga mo. Hindi na problema. Pagka ginagalaw ko, dapat natural. Ipigil kay kasi masakit. Kaya yung hininga mo, pigilinan. Hmm. Pag dito, natutunat nga ako pag diniinan mo, sir. Hmm. Pag ginan yan. Kasi, andito yung sakit mo talaga. Natutunat ako kasi masakit. Masakit. Yan mo lang. Ano niya? Andito ko yung... Pimpis lang. Ano yan? Pimpis lang. Tisin mo lang na yung sakit. Para kumaling ka na. Kamalikot. Ano mo? Iwanan ka ng mga kasama mo, mga bata. Ano ginawa naman mo sa bulod? Ha? Ne? Ha? Dito na ipindya? Paano? Dito sa baba, sobrang taas ng acid niya. Isa ka sa ginawang instrumento ng ating Panginoon upang tumulong sa mga taong nangangailangan. Di ka napagod at di mo sila sinukuhan. Kaya hindi siya makatayo sa masakit. Kaya pag hindi ka makatayo, dito masakit. Sakit dito, pag binilaw ng ganyan, masakit. Pag-upo, kaya pag minsan binapaligoan namin, nakaalalay. Nakaalalay, basakit. Oo, oh, may nag-isang nag-aalalay pang nagliligo kasi hindi man siya makaupo mag-isa eh. So, ganyan ko, sir, ang kamay ko ng kalitak. Oo nga po, matigas nga po eh. Parang naragat. Mga litid yun na tumigas. Alam mo, buton dito. Ganyan, ganyan lang ang kamay ko. Litid po yun. Ngayon po, dahil andito na po yung kalingap, magagawa na natin ng paraan yung mga problema mo sa katawan. Unti-unti natin ngayon, unti-unti natin lunasan yung mga naramdaman mo kasi hindi naman mabibigla yan. Lalo nga, kung ginagalaw natin, masakit, di ba? Di unti-unti natin, para hindi tayo masakit, kasi natin masaktan, unti-unti natin. Kasi, kukunin din natin yan sa pagkain. May mga maraming paraan. Kukunin natin sa pagkain yan. Makukuha yan sa pagkain yung mga naramdaman mo. At tutulungan din natin sa pag-massage therapy. Yung pagkain na sinabi ko na, dapat mo tayong kainin nyo po yun. Para yung naramdaman nyo sa katawan, mabawas-bawasan na. Kasi idudumi mo yan, uiuhi mo yan. Yung mga nagpatigas dyan sa katawan ninyo. Ngayon, yung ginagalaw ko, alalay lang muna. Kasi nga, masyadong masakit yan kasi ngayon lang nagalaw. Pag nakaramdam ako, makihi ako, sir. Pag nakaramdam ako, makihi. Bababa lang ako yan. Nakakababa ka? Oo. O, yun. Ngayon, ang gagawin natin, unti-unti natin yan lulunasan. Yung mga sakit na naramdaman mo hanggang sa makatayo po kayo. Pag masikin na sir, nawawala yung ano sa sikmo. Oo, kasi acid po yun, hihi ninyo. Pagka umihi kayo, nawawala. Pag iramdam ng sikmo, pag iramdam ng katawan ko, nawawala po sir. Yung liver nito po, matindihan ang acid. Kasi ang liver, sikmura tawag ng liver. Liver yan. Kaya nga, anoy natin muna sa pagkain. Yun lang po, tuloy-tuloy lang. Hanggat maaari po, damihan yung kain. Tapos, sumigip kayo ng maraming sabaw. O, tama yun. Tama, sabaw. Kung hindi niya kayang lumunok o umuya, ang tala muna nyo, may problema, may masakit, may humarang, pakiramdam nyo, pait. Yan, tama, luya. Tatanggalin ng luya yung pait.
wala kayong ganang kumain. Opo. Ayun, luya po ang kailangan dyan. Kasi ang luya nagpapagana ng pagkain yan. O di, ang luya, liquid yan eh. Hindi naman yung sulit. Tama? Ayun, sir, ano? Yung luya ang iniinom ko dahil sa baga-baga ko. O. Luya ang pinapakapi sa akin. Ang luya sa labat. Sa labat po talaga yan. Bumili ka ako sa ano, yung titimblahin nila. Hindi, hindi. Hindi. Magpapakulo. Bibili ka ng bunga talaga. Ah, talagang yung luya talaga. Kasi yung luya po na yan, bibili natin ready to meet na. Oo, may halo na. May halo na yun. Hindi po yun pure. Kasi bakit? Powder, di ba? Powder. Yung damot kasi doon, yung katas. Hindi naman yung ano eh, yung fiber. Yung fiber yun kasi yun eh. Fiber yun na natira. Yung katas yun wala na. Wala ng katas yun. Kasi ang lunas talaga dyan, yung katas. Oh, kaya ang bibili niyo po talaga yung luya talaga na ilalagay niyo talaga yon. Yun ang papainin niyo po sa kanya. Ano po yung luya? Kasi may dilaw baga po yung ano po, yung natural lang. Manghang. Ah, ayan. Yung manghang, yung ginigisa natin. Hangga't maaari po sa umaga kayo magano maglaga. Meron. Umaga hanggang gabi yon. Huwag niyo na pong initin kasi mainit na yun eh. Kahit lumapit yun, mainit manghang. Manghang kasi yun. Hanggat maaari po, tapang-tapangan yun. Oo, ako ngayon. Yun, gusto ko matapang. Tapang-tapangan yun. Parang pag ininom nyo talaga, gumuguhit dito. Yun, kailangan yun. Ayun. Kasi yung lalamunan din po nito, may problema din po. Kasi ang lalamunan natin, meron din mga nervous system yan. Na kung minsan nakala mo, may buha para doon. Wala, yung nervous system na naka-attach doon sa lalamunan natin, tumigas. Kaya akala mo parang may guha para. Nervous system yun na tumigas. Parang hindi ka nakakakain, oh. Yun, parang may ano, siguro sir, yung asawa ko, nag-inom lang. Pinapakain ko siya, hindi siya makano kasi masakit daw yung lalamunan niya. Ano yun, yung tumigas yun? So, nidala ko sa ano, namin sa doon ng albularyo. Sabi ng albularyo sa amin, hindi daw pinikadaan muna kasi mahina. Dinala namin sa doktor. Oo. Dinala natin namin madaling araw. Pag alas 9, namatay na. O alas 8 yata yun. Kasi yung ano niya, yung oxygen, kasi sa paghinga niya baga, yung oxygen niya, hindi na nag-ano sa katawan niya. Ano po yun, yung tumigas yung nervous system niya. Tapos, simple sa hospital, puro chemical yan. Oo, kasi, suwero. Namatay yun sa chemical po, lalo oxygen. Lalo na ligas yun. Kasi hindi siya makakain eh. Pero kung ako kahawak po nun, buhay po yun. Ito ba nakakagalaw? Kagalawin mo doon, panalambutin ko yung mga nervous system. Yun nga, malakas siya ba? Okay. Ilang araw lang natin. Kaya nanigas po yun sa mga inilagay sa kanya, pinasok sa kanyang katawan, nanigas niya. Nag-inom, tapos kumain ng namulutan niya sila lukban, tsaka yung mga mangga. Ayun, ano yun? Asid yun. Yun ang inumpisahan niya. Asid mo yun, tumasang asid niya. Tapos naligo sa dagat, nagbabad. Ayun. Sabi ko, maligo ka na, tapos kumain. Isa lang po ang dahilan doon, tumasang asid. Hindi ba siya makakain? Oo, tumasang asid. Kaya ano yun? Nung dinala sa hospital, eh, puro asid yan. Okay, oh. Patay. Kaya namatay patay na. Patay talaga. Pero kung kumakuha ang hawak noon, ano, dinala ko sa hospital kasi sabi ko, para matulungan yung panghinga. Pagdating doon, hindi na daw maano yung... Maganda sana sa albularyo kasi mga herbal yan, mga natural gamit. Kaso hindi nila alam kung ano na nangyari sa loob. Ayaw. Ang problema kasi doon, nervous system po yun, na tumigas. Hindi nila alam yun. Hindi alam na albularyo yun. Yung mga albularyo kasi. Hindi nila alam yun. Ginawa lang, ang gawa na lang nila, something war. Oo. Kasi ako po, ang alam ko talaga, ito po yung binigay sa akin na kaalaman eh. Nervous system trouble. Puro nervous. Ibig sabihin ng nervous, makalitid yun. Yung alam kasi ng ano, ang alam ng mga albularyo, yung mga hilot, mga nagmamasak din, ugat, yun po. Ang sa akin, bakit iba? Bakit iba po? Kasi inaaral ko sa libro to. Sa libro. Inaaral ko sa libro, tapos mayroon din pa ako experience about sa mga pagtigas, mga kirot. Experience ko yun sa katawan ko. Kasi galing din po ako sa sakit, nanigas din po ang katawan ko. Kaya yun ang dahilan kung bakit natuto ako, bakit alam ko ang nangyayari sa katawan. Ito po, nervous system talaga ito, ang sakit nito. Kaya alam natin,
kung ano, paano palalambutin to. Uno-uno yung pagkain talaga, ang halaga. Yung narandaman yan dito sa sikmura, delikado po yan. Kasi pagka napuno ng acid yan, yun, uno-uno talaga, wala sanggara kumain talaga. Kasi nga, busog. Busog siya. Pakiramdam niya, busog. Pag pinilat na siya, kumain man ng konti, sinusuka niya. Oo, sinusuka niya kasi busog. Ibig sabihin puno yung acid. Yung ano. Ginagawa ko, nihilot ko ng ipikasen. Pinag-ano-ano ko yung tiyan. Kaya nga yung sakit niya ngayon, liver, puno ng acid. Tapos yung mga hindi niya maigalaw na parte ng katawan niya, yun. Yun ang sakit niya. Pero alam na po natin kung anong gagawin natin. Ngayon, yung sa liver niya, kaya naman yan, luya. Luya lang yan. Ang gagawin natin, i-stop natin yung mga chemical, yung nagpapataas ng acid, i-stop natin yun. Ngayon, ang papasok natin sa kanya, yung nagbabawas ang acid sa katawan niya. Kasi yung kamote sa kasagi ng saba, nagbabawas ang acid yan, saka yung luya. Tamang-tama talaga. Yung wala sang gana, adi, luya. Magkakaroon ng gana yan. Ano nga yung luya? Kasi ako parang nangangasim. Ayan, sa liver po yan. Nangangasim. Liver, mataas ang acid yun po. Kaya nung naginom ng luya, wala. Palagi ako parang nagdiligay. Yun ang ipainom niya sa kanya, tapos andun, makikita na natin yung ano niyan. Yun ang gagawin natin. Sa ngayon po, hindi natin muna siya ano yun kasi andito talaga o, sa sikmura. Sikmura to eh, ginagalaw ko. Sikmura yan. Sobrang sakit yan. Sige, sa susunod na pagbalik namin dito, may ano na yan, may pagluwag na yan. Gagalawin na natin lahat yan. Basta't araw-araw po, paliguan niya siya. Yeah, andito po kami para lingapin hindi lang yung mga nangangailangan, kundi nangangailangan din ng kagalingan. Yan po. Ayun, meron na kayong idea kahit paano po, pwede yan na kayo. Araw-araw po, maligo po kayo ha. Tapos kain kayo ng kamote, or saging na saba, kain kayo. Tapos inom kayo ng luya. Inom nyo para Inumin po yung luya. Uminom kayo ng luya. Sa umaga. Yan. Masarap pala yung luya. Yan, tama-tama yan. Yan. Kahit paano po, unti-unti. Unti-unti na makaka-recover po kayo. Kasi pag makainom ako niyan, ang lamad na yan kung nawawala. Yun. Okay, tama po yun. Umaga, magnehinga sa kanilang luya. Tama po yun. Ngayon, sa tanghali, pagkain ka rin ng kanin, tapos gulay. Inom ko na maraming sabaw. Gulay, sabaw. Bawal ang sabaw. Hindi po, hindi bawal. Kasi ano yan, illegal. Kailangan ipasok mo sa katawan yan para yung katawan nyo lumakas. Bawal daw ang sabaw. Lumakas yung katawan ninyo. Kaya ganun, maniligas yung ano niya. Kasi ayaw niya eh. Walang mineral na pumapasok sa katawan. Mineral na pumapasok. Puro acid, puro chemical pumapasok. Kailangan mo ka ng ano, yung bitchin at saka magic. Huwag kayong gumamit na yun. Bitchin, ginisa mix, magic sarap, tuyo, pati, suka, matika. Yan, bawan. Asin lang. Bawang, sibuyas lang. Sibuyas. Lagay. Sa ngayon, kasi for recovery. Pero pag umukin na siya, bahala na. Bahala na siya kung ano ka kainin niya. Kasi okay na siya eh. Recover na siya. Yun ang bawal. Opo. Sa ngayon lang na ya, sa ngayon lang kasi nakaano pa kayo eh, may sakit pa kayo eh. Pero pag wala na kayong sakit, hindi. Bahala na kayo kung anong kakainin ninyo kasi wala na kayong sakit eh. Paano po? Yun lang po muna, malaking bagay po 'yon yung ipinaliwanag namin kasi kung gagalawin natin hindi kaya ni nanay. Magaling masasaktan. Sobrang sakit talaga. Kaya nga, na lang natin, unti-unti na lang natin sa susunod. Ang mahalaga doon, nabigyan na po ng idea, nabigyan ng kaukulan, kung ano talaga ang makakatulong sa katawan niya para gumaling po siya. Yun ang mahalaga. Araw-araw po, maligo po kayo ha. Maligo kayo umaga. Tapos, maligo araw-araw. Araw-araw maligo. Niluloko ko, hindi ko dadalig ito sa dagat, malululo daw siya eh. Tapos, mag-toothbrush kayo, para yung ipin ninyo, kahit kano, may konti, huwag masira. Toothbrush po kayo ha? Toothbrush.
para kahit paano magaan ang katawan pag malinis, malinis lahat, magaan yan. Kasi kung marumi, mabigat, may karamdaman pa, di nadagdagan yung sakit. Puro mabigat na, puro bigat na. Ang gagawin natin ngayon dito, gumaan ang pakiramdam niya. Yun. Isang bagay din po yung malinis yung katawan, magaan ang pakiramdam. O, paano po? Babalik na lang po kami ulit. Ganyan-ganyan, sir, inilot nyo pwede, liguan yan. Bukas na po, umaga. Bukas niya po umaga, basta't ang paligo nito, pagkagising niya, paliguan niyo na kagad. Yan. Ito ha, bukas. Maligo kayo bukas ha. Babalik kami naman ulit. Babalik kami dito ulit. After 4 days, balik kami dito. After 4 days. Bukas pwede ako maligo. Oo, pwede na kayo maligo. Basta't yung pagkain po, kainin niyo po yun ha. Kasi malaking bagay po yun sa katawan ninyo. Saging na medyo green. Oh, green ang balat. Green pa. Huwag yung ano, yung... Huwag na yung dilaw. Huwag yung dilaw. Yung green lang. Huwag yung dilaw pa. Kasi ang hanap natin doon, ang haba natin, mineral. Pwede kasi nila, hindi na po po now. Mineral. Kunti-kunti lang po yun. Black? Ano ba yun? Kalimutan ko yung black nila. Kalinga po sa yung aking pangalan. Kalingap Charity, vlogger. Kalinga Charity. At tapos ito naman, Kalinga Fur TV. Kalinga Fur TV. Ito. Yung na therapy. Ang gampanin po namin, kaya kami andito para tumulong dun sa mga nangangailangan ng tulong. Tulungan yung mga kapos, walang kakayanan, at lalo-lalo na po yung may karamdaman. Kasi sa panahon po natin ngayon, kung wala ka talagang pera, tapos ka sa pangangailangan, wala kang kakayanan na magpagamot. Ngayon, andito po yung kalingap para lingapin yung mga wala kakayanan at lalo-lalo na po yung mga may karamdaman. Yun po yung gampanin namin ng kalingap. Kaya marami pong salamat sa mga viewers, sa mga sponsor, na parating tumutulong at sumusuporta sa kalingap upang patuloy po kaming makatulong at ipamahagi ang mga pagtulong ng mga sponsor para maraming matulungan mga kapos nating mga kababayan. Malaking bagay po ito sa kanila sapagkat pag natulungan sila kahit paano po, magkaroon po sila ng pag-asa sa buhay. Lalo-lalo na po itong may karamdaman, magbigyan natin sila ng pag-asa, na may pag-asa pa pala, na gumaling sila. Kaya marami pong salamat kay Kuya Bal Santos Matubang, kay Kalinga Prab, at kay Ate Edna at Ate Jack. I-subscribe mo po kami, i-like, at huwag niyo pong kalimutan na pindutin po ang notification bell para sa bawat upload namin updated kayo. Updated po kayo. Marami pong salamat. O paano, di ba sa TV rin kayo? Hindi. Sa YouTube. Sige po, Nay. Basta huwag kayo mawalan pag-asa, ha? Huwag kayo mawalan pag-asa. Dito ka, sir. Oo, babalik ako dito. Basta manalangin lang kayo sa Panginoon Diyos. Opo. Mag-ano kayo, lakasan yung loob nyo. Maligo okay, araw-araw. Maligo kayo araw-araw. Unti-unti kayo kumilos. Pag-ayaw niya eh. Para pagbalik namin dito, malakas na kayo. Pag-pinilis niya ako, mamamatay na ako. Ha? Huwag niyong isipin na mamatay kayo. May Diyos. May Diyos. Oo, makakalakad po kayo. Walang posible. Oo, walang posible. Basta sundin ninyo. Sundin mo yung sinabi. Yung mga binanggit na kailangan ng katawan nyo. Kailangan nyo ng katawan nyo yun eh. Kainin nyo, dapat kainin. Po, kainin yung kainin ha. Para lumakas kayo, makabalik kayo sa masaya. Diba? Masaya. Huwag yung mga bawal. Oo, yung mga bawal muna. Huwag nanin nyo yung kainin ha. Yung mga dapat nyo kainin, yung makakatulong sa pag-recovery nyo. Na makarecover ka. Ang bawal, karne. Ang bawal? Oo, yung mga preservatives, yung mga synthetic. Karin bago, yung bawal yung karne muna ha. Yung walang gusto yung gulay, walang bawal sa gulay kasi mineral yun. Mineral.
mineral yun. Basta't lagay nyo sa isip ninyo, gagaling pa kayo. Ahaba pa ang buhay ninyo. Marami pa kayong magagawa sa mundo. Oo, yun. Ang dala namin dito, pag-asa. Pag-asa. Oo, pag-asa ang dala namin dito. Magkaroon kayo ng pag-asa. Isipin ninyo, gagaling pa kayo. Makakarating pa kayo sa ibang lugar. O, sige po. O, babalik po kami dito ulit. Basta't yung pagkain, kainin ninyo. Kainin ninyo yung pagkain. Yung mga iniinda ninyo. Sa inyo, lagi nandyan siya at mag-aabot ng pag-asa. Kahit gaano kahirap, kakayanin para lang makapagpasaya ng kanyang kababayan na lubos na nangangailangan. May kalinga po si kayong kaibigan at palagi niyong masasandala. Minsan di nagdalawang isip na tumulong kung kinakailangan, nandyan siya at hindi umuurong. Basta para sa inyo kahit maputi kang daan, hindi niya alintana para lang makapaglaan at makapagpasaya ng mga taong nalulumbay. Nandyan siya at magbibigay ng kulay. May kalinga puse kayong masasandalan at kayo ay tutulungan. Kaya huwag kang mag-aalala, meron kayong masasandalan. Siya si Kalinga. Para sa inyo, lagi nandyan siya at mag-aabot ng pag-asa. Kahit gaano kahirap, kakayanin para lang makapagpasaya ng kanyang kababayan na puse kayong kaibigan at palagi niyong masasandalan. Isa ka sa ginawang instrumento ng ating Panginoon upang tumulong sa mga taong nangangailangan. Di ka napagod at di mo sila sinukuan. Salamat sa lahat, lahat ng sakripisyo mo. Ang iyong pagtulong ay laging bukal sa puso mo. Laki sa hirap at palaging nagsusumika para makatulong sa mga mahirap. Lagi niyong tatandaan, may isang taong maglalaan ng tulong sa mga mahirap. Di mapapagod